Ngayon lang dumating ang aming isang turning bobo, and then marami ng customers ang naghihintay dahil ano guys, alas 3 na ng hapon, and then dapat ano na kami, may display na kami 2 PM pa lang, pero medyo na late yung aming delivery, so may mga customer na. Okay guys, ito yung aking 1/2 carcass ngayong hapong ito guys. Dahil kanina ay na-stress ako ng kaunti guys. Dahil yung isang supplier namin ay walang stocks, no. And then nakarating na kami doon dahil gusto kong i-pick up yung aming 1/2 pork carcass. Dahil wala na kaming stocks, naubos kagabi. So ngayon ang nangyayari ay walang supplier namin. So, ako'y masaya guys dahil nakakuha tayo, dahil pag hindi ako nabigyan ngayon ay wala akong display ngayong hapong ito. So ito lahat guys, maliit lang ang kanilang pork carcass, nasa 32 kilos lang, 32.5. So ito yung belly niya. So, kailangan pang tanggalin itong kanyang luwin para makagawa tayo ng pork chop. And then ito yung pork beer na. Ayan guys, tingnan nyo guys, very fresh, no, bagong katay. Everyday ay fresh ang ating turning baboy. And then tatanggalin pa ni Mister yung mga paa niya, yung pork pata. Ito yung back leg, and then ito yung front leg niya. Ayan, ito yung pork kasim na isang slab. And then nag-pick up din ako doon guys, dahil malapit lang din ako sa bodega ni Inday and Roque's Dress Chicken. Kanina guys, nagpa-deliver ako sa kanila ng dress chicken, wings, chicken wings, quarter, and ito sana guys, pero hindi na-deliver dahil nandyan daw sa kanilang bodega. So, pinipick up na lang rin namin dahil malapit lang sila doon sa storage ng aming isang supplier ng carning baboy. Para isahan na lang guys, no, at hindi ako lugi sa aking gasolina. So, ito guys, 15 kilos itong dalawang bag. Ang puhunan ko nito guys ay 90 pesos per kilo. Yun yung wholesale. And then ang benta ko dito ay 120 per kilo. Ayan. And then itong pork carcass ko guys, nagmahal na talaga ang mga carning baboy ngayon guys. Alam nyo sa mall, ang kanilang pork belly doon ay 380. And then dito sa akin, 370 lang guys. Ayan. Nagtatanong ako kung bakit mas mahal ang mall kaysa sa amin, dahil sila daw guys ay 1 month consignment. No, kami cash to cash kami. So, ang bigay sa amin ng supplier namin ay medyo mababang presyo compared sa mga mall. Yun pala, mas mahal sila. Okay, ito lang guys ang aking isi-share sa inyo. Thank you so much for watching. Okay guys, ito ang aking malaking freezer guys. Tingnan nyo. Wala na yung makapal na ice, pero ang sahig niya guys ay makapal pa rin. Ito. So, ang ginawa namin ay tinanggal muna namin yung mga basket. And then, ang dami naming trabaho, no? Alas 2 na ng hapon. Yan yung mga chicken liver at mga hotdog dito. And then, may dumating ngayon na delivery from MFT, yung aking order din na mga champion hotdog, guys. Dahil na-short ako sa aking order sa Virginia. And then, Monday pa ang balik nila. So, ito guys, lahat, oh. Tingnan niyo, napaka-busy namin. Kahapon, busy sa customer. Ngayon, maraming trabaho. Busy sa trabaho. Ito yung 4 na basket. Diyan muna yan. And then si Mr. ay nagsimula ng magdidipone sa aming mga carding baboy. Yan. Diyan guys. Oh, at ito yung didipone niya. At kami ni IC ay maglilinis dito sa aming freezer. Ako ang maglilinis, and then si IC ang magdi-display doon. Okay, yan guys. Ang pinakita ko sa inyo. Ito ang aming trabaho everyday. Yan guys, napaka-busy natin guys, no? Okay, kayod lang ng kayod. Tinda lang tayo ng tinda. Okay, at vlog lang ng mag-vlog. Para maabot yung 10 million views sa short video guys. Alam nyo, ako'y natatawa na lang guys, dahil kaming mga small YouTuber ay merong mga dapat sundin sa mga guidelines ni YouTube, na akala ko guys ay 1,000 subscriber and 4,000 watch hour lang. And then totoo pala yung mga sabi-sabi na sa 2023 daw ay
na ano, may dagdag na requirements ang YouTube na 10 million views no sa short video. And then yung sa akin guys ay meron lang akong 2.9k views sa aking short video. Ewan ko lang guys, 10 million pa kaya. So okay lang yan guys. Upload lang ako ng upload. No, vlog lang ng vlog. Hindi na lang ako mag after ng mga ano, monetization. Okay lang yan guys. At least makapag ano tayo, makapag-inspire sa mga gustong magtayo ng sari-sari store, lalong-lalo na sa mga viewers natin na nanonood no, yung mga OFW. So yun lang guys. Ewan ko guys no. Sabi ko sa sarili ko kagabi, i-delete ko na lang yung mga video ko dahil parang imposible yung maabot yung 10 million views guys ha. Million ang pinag-usapan sa views na requirements natin. Ewan ko lang. Pero sabi ni Mr. Wag naman, baka may mga adjustment daw si YouTube at sayang yung pinaghirapan ko dahil dito guys, alam nyo, si Mr. Minsan ay nagagalit na yan sa akin dahil sa pag-i-edit ko ng aking video, pag may customer ay hindi na ako Hi guys, ito ang aking delivery na Magnolia Chicken Liver. Ito ay 40 packs. Yan, ngayon lang ito na nakabalik guys. Ngayon lang nakabalik si Sir Butch dahil nung paparating ang Pasko at New Year ay ang mga chicken daw niya ay frozen. So wala silang katay. And then walang chicken liver, no, hindi available. So ngayon lang siya nakabalik at naka-order tayo ng 40 kilos guys ito, take 20 ang isang bag.